Morning mga kabayan, malapit na magpasko, pinalak namin mag road trip. Today, punta tayo lang sa Sunny Coast. Explore natin ang news ahead. Abangan niya. Hi! Hello. Ha? Wala? Wala! First stop, Jinjin. Nagutom yung isa kasi nakakapagod naman matulog sa biyahe. Chocolate, donut. Donuts. Yan ang mga baon. So, prepared. Bilang driver, mamaya na tayo kumain. Diretso na tayo sa Sunny Coast. Patikim lang. Sure? Mm. Lagi ko na ulit sa ano mo? Yung water pala, eto. Ang dami niyang minahanap, no? Buto ko eh! So, akala ko magkakape pa tayo dito. Favorite namin mag-stop dito eh. Oo nga. Lagi kami dito nagsa-stopover pagka galing Rocky or papuntang Rocky. Maraming meals, no? Yung cooked meals na sa loob. Cooked meals na napakasarap pagka gutom ka na tapos wala ka ng choice. Pero pagka hindi ka pagutom, okay lang. Okay lang siya. So, 3 hours, 15 minutes. Laban. Maya ulit. Maya ulit. Bayan, mga 1:15 kami dumating dito sa Sunny Coast. Medyo ma-traffic pero okay lang din. Balit na ako kasi maglalakad-lakad kami para maghanap din ng lunch. Tapos sisilip na rin kung ano yung tsura dito. So, samahan nyo na lang.
Wow, ang ilaw. Hi everyone! So we're now at the hotel. Ang ganda ng view dito. Napagod yung driver. But yeah, ang ganda ng view. Kitang-kita mo yung hinterland from here. We also have the pool view here. Yeah, very nice. Very nice. Very peaceful. Alright, we'll catch you later. Tap mga abayan. So nandito na kami sa Nusa. Nusa Heads. At balak namin maglakad papuntang main beach. Tingnan natin kung gaano kaganda yung beach nila dito sa Nusa. It's just sa mga top destinations dito sa Queensland, no? Tama? Even in the whole of Australia. Yeah. One of the top destinations siya. So medyo na-intriga kami kasi first time namin to. So sabi namin, sige, try natin. So 600 meters lang siya away from our hotel. Magandang si may lakaran. Oh, may ano, may maayos na lakaran. Like this. Pag sa Sunny Coast, ganito, medyo ganito yung environment nila. Maraming puno. Hindi siya kasing dami ng puno sa far north, no? Pero, ewan ko, masyadong maraming greenery para sa akin. Sa Sunny Coast. Kumpara sa Central Queensland, kung saan kami galing, parang mas maraming mga puno and grass dito na green. So yung sa amin kasi medyo brown. So ayun, mamaya update namin kayo, lakad-lakad kami dito. And then pag nasa main beach na, papakita namin sa inyo. Okay? Wala tayong kabaan.
So, nung kinabukasan ng umaga, dahil mahilig kami maglakad-lakad, naisip namin na hindi kami maglakad kasi ang daming pwedeng walking tracks talaga dito sa Nusa, which is the best. So, isa nga sa pinuntahan namin is the Nusa National Park. So, swerte rin na maaga kami pumunta, marami pang available na parking, and makikita mo dito, may experience mo na talagang pinaprioritize nila yung lifestyle ng walking, jogging, and cycling because they prepare the walking tracks or they keep it clean and nice. So, itong pinuntahan namin, yung Nusa National Park, ang pagkakaalam ko is tuloy-tuloy ito hanggang sa may mga fairy pools. Kaya lang wala kaming enough time para pumunta dun. So, yun yung isa sa sabi namin, babalikan namin next time. So, ayun, ang ganda dito sa lookout kasi makikita mo yung talagang maraming naglalakad, maraming nag-exercise, lalo na nung mga oras na yan. And ang ganda nung spot para makita yung alon, yung mga rock formation, and yun lang, na-experience mo lang na nandun ka, tapos ma-feel mo yung fresh air, marinig mo yung tunog ng mga birds and other animals na nandun sa paligid, which is really, really, really nice to have, especially pagkagising mo sa umaga. So, sobrang liwanag ng tubig and sobrang ganda ng tanawin. Makikita mo yung kahabaan nung Nusa Main Beach, kasi medyo paliko yung walking track, so makikita mo yun dun. So, isa dun sa pinuntahan namin is what they call the boiling pot. So, yun yung isang magandang point lang. Parang mga less than 20 minutes lang yata yung lakad na yun from the car park area. So, ayun, easy lang din yung lakarin. Pero may mga nakasalubong kami na may mga dalamoy. Surfboard, palagay namin dun, pagka naglakad ka pa little further, may mga surfing spot dun. So, yun. Siyempre, ang next stop, Coffee Run. Daming coffee shop dun sa along Hastings Street dun sa Nusa. Bumili pa nga si Rina ng Brookie Cookie. So, kung nandun kayo, nasa Nusa heads kayo, make sure na subukan nyo yung Brookie Cookies kasi one of the best talaga siya. Well, meron silang shop sa Brisbane and yun talaga yung main nila. So, parang binibenta lang dun sa coffee shop na binilihan namin. So, yun, syempre coffee is a must talaga para magkaroon ng more energy throughout the day. So naglakad-lakad lang kami para mag-exercise ng konti and plano namin to hear mass kasi it's a Sunday and bisperas ng Pasko. It's time to go and leave Psychos. It's time to go to Brisbane. Doon kami magka-Christmas naman. So, very, very short trip lang dito sa Nusa and Sunny Coast. So, tingnan namin kung ano mga activities sa Brisbane for Christmas. First time namin magka-Christmas sa Brisbane. And, nag-mask kami kanina. Maganda, maganda. Simple lang yung mask kanina dito sa Sunny Coast. Maganda yung mga shinare ni Father. Pero, tonight for Christmas Eve mass sa Brisbane, kami magsisimba sa favorite church namin. So, 1.5 or 2 hours, I think, yung travel, yung drive. So, kita tayo doon. Okay. Bye! Thank you for watching! Bye!